Mark Dickel, ang tumatayong team consultant ng TNT Tropang Giga simula pa noong taong 2018. Tara at pag-usapan natin ng mga bagay na hindi mo alam tungkol sa kanya. Taong 1993, 16 na taon pa lang noon si Mark Dickel. Siya ay naglaro sa koponan ng Otago Nuggets sa National Basketball League ng New Zealand. At sa taas na 6 feet and 2 inches, ito ay naglalaro bilang isang point guard. At dahil na rin sa magandang nilaro niya dito, ay nakuha niya ang Rookie of the Year. Taong 2000 ay nagpa siyang magpa-drop si Mark Dickel sa NBA. Sa kasamaang palad ay na-injure ito sa isang laro, kaya naman hindi siya nakasali sa mga activities na ginagawa during draft days. At posibleng ito ang naging dahilan kung bakit nawala ng interes ang ibang team at pumaba ang ranking niya sa mga scouting report. Sayang, dahil sa taon na ito, nangunguna siya sa larangan ng assist sa NBL. Taong 2006 ay nasuspindi si Mark Dickel sa NBL at pati na rin sa PIBA dahil siya ay nagpositive sa paggamit ng cannabis. Taong 1994, ito ay napasama sa national team ng New Zealand at naglaro taong 1997 sa PIBA Under 23. Ito ay nag-a-average ng 16 points, 6 assists at napasama sa top 5 player of the tournament. Marami sa atin ay nagtatanong o naguguluhan at napapaisip bakit si Coach Bong Ravena ang nakapangalan na coach ng TNT, ngunit si Mark Dickel ang tila nagmumukhang head coach ng TNT. Bago natin sagutin yan, bakit nga ba napunta sa Pilipinas itong si Mark Dickel? Naisip nyo bang itanong yon? Kung ganun, ito ay dahil nirekomenda ito ni Ateneo Coach Tab Baldwin. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi ito pwedeng maging coach sa PBA. Ito ay dahil sa batas ng BCAP na saklaw ang Article 40 of the Labor Code na tumutungkol sa mga foreign coaches. Ang sabi sa batas na ito ay hindi pwedeng maging coach ang sino man na walang maipakitang residency at ang mga tinatawag na alien sa ating bansa. Kung matatandaan ay nangyari din ito kay Raiko Toroman na naging consultant ng Barako Bulls at sa iba pang mga foreign coaches. Pero bakit si Norman Black at si Tim Cohn ay exempted sa batas na ito? Dalawa ang pangunahing sagot dyan. Una, sila ay parehong nakapangasawa ng Pilipina at matagal na nilang na-secure ang residential status nila bago pa man ito maging batas taong 2002. At ito ang wala kay Mark Dickel, kaya makikita natin kung bakit nagaganyan yung setup nila ni Bong Ravena. At hanggang dito na lang muna. Kung nagustuhan mo ang ating video ay like mo na ito. Huwag mo din kalimutang pindutin yung subscribe button. Hanggang sa muli!